Oo eh. Parang kailangan sa game 2. Ay game 2. Parang kailangan Shinbu yung sa side ng Onyx ang after ng game 3. Parang kailangan ano eh, matagal muna na break, no? Tapos yung side spikes si Rafflee siya tumuturo-turo pa eh. Oh, rule is clear and everything eh. And here's the thing, no, may breakdown as well on this draft ng Onyx PH. It works. It's not a totally one-sided draft. It just looks like, di pala looks like, it is just such perks condition is easier to pull off. Yeah. Oh. This is I think question bo ito yung napag-agreehan natin with the side of Sunsparks, no. Ito yung team na iisa talaga yung puso, iisa yung galaw, Anzalm kumbaga. No? Tapos wala na silang adlib sa tawan, no. Parang stick to basics, fundamentals. Oh, kailangan ng carry, oh, wag na umadlib. Lagay tayong carry, nanalo yung Kimi, oh. Kimi ulit, hindi binan, ganun lang. Oh, hindi nakaban yung link. Kunin yung link, diba? Ganun lang. Oh, meron silang backline. Oh, sige, try natin ng onte. Natalya tayo. Pero ganun pa din. Parang si Grid lang yung ano nila eh. Parang player na nag-iiba-iba, no? Na usually si Lee na yun, nakanatalya. Siya yung parang pinag-Grid player nila. Pero yung apat, stick to one eh. Loyal, pare. Well, ang maganda, mapapansin mo rin na walang aggression na nangyayari mula dito sa Onyx despite having a Hanzo which is supposed to be denying. Mm-hmm. Kasi may, although legit funnel naman yan at hindi na, yeah. I wouldn't consider that as a cheese. Still, you cannot deny the fact yung power ng Hanzo to deny eh. Comes yeah. quite quick, di ba? With that yeah. passive. Yeah, pero Kuya Shin, ano din eh, kailangan mo rin ng 5 hits with a passive and mahirap kasi may natalya. Yes. May natalya. So hindi ka kagad makakapunta. Pero may nang kampahan dito sa gitna. Heals yep. are coming in pero yung Hanzo, Otlum ay hindi mapapatay si Kiel, BJ. Jay is still alive, Venus still alive as well. Indeed. And of course, balik lang ulit sa makeup dito yung Hanzo natin. Pero still, the skirmish here to the mid lane continues, mga kaibigan. We got my Venus getting clip on. Dilar into the front line, tries to forge back with the fire misses, was able to escape. Green that is. Eto yun to yung patig. Oh. Na sinasabi yeah. natin. But Iyakno is still on. Wise will also fight. Devastator to be casted. I think missing it's went for the turn. Backline. Hahabol sa Kimi. And of course comes Jay. Goes for that law and order para makuha ng stun. Pero I think they have to fall back. Yeah. No casualty. Pero ayun, may laban doon yung Oni. I think hindi nga nag-agree ako sa Shinbu na medyo nagkakaroon ng fatigue factor ang Onyx right now, especially since kahapon they played an hour game kanina pa sila naglalaro yes. tapos yung sobrang patient game kanina ang laking factor noon especially Sunspark ano din to eh, momentum boost din tong mga to eh no yung ito yung team na grabe yung confidence kapag alam nilang lamang sila sa momentum. So, kailangan iwasan ng mga Onyx yung mga ganong klaseng engagement dahil again, KLPJ doing his best. Look at this. Munti ka namatay. At nabackstab actually si Dilar talaga doon na bumabayad ngayon yung Natalya. But look at that, JP there. What kill completed on by Oh My Venus kasama din syempre si J. Now KLBJ si JP pala ano? So KLBJ along with Rafflee naman will be focusing onto the turtle pero etong ayoko kasi this is the direct counter for the Hanzo. Greed is paying dividends big time yeah. para dito sa mga taga Sunsparks. For the most part yung mga kill na nagigaling sa kanila 100% kill participation yun yung Natalya. Nahuli si Greed. Nahuli si hello old teammate. Hello tol. Sabi ni Grid dito, I'm taking my talents to Makati. And I agree with you, man. Especially with the execute. Yung nga kasi, matip lang yan pag ni Rome. Pero in totality, yung stat ng original hero, ang baba. At hindi ka rin makapag one-on-one, yung hindi ka makapag-normal unless sobrang ultra late game. Pero pag early, yung Otlum talaga yung gagamitin mo. Kasi parang, yung skill niya, ano lang ba nabibigay, di ba? Yung passive na agat, tapos yung spikes, di ba? Oo. Yan si Hanzo, ano yan eh. Yan si Hanzo, parang ano yan eh. Poster profile sa Facebook eh. Ganda ng itsura mo. Hataw ka pag balik dun sa original mong itsura. Hanzo combi. Ladies and gentlemen, let's see. Kompleto naman ang palitan. 1-for-1. Still Wise. Pinnacle Ninja will be into the front line, falling it back. JP flickering in. Went for the unstoppable force. Back to Oh My Venus. Searing turret. Ito, turret pa. Bilang mambali. Sana bumibisaya na yung baler ko ba? Ano ba yan ba? Shoutout sa mga tropa natin dyan sa provinces, no? With the GCQ. Pero grabe, pare. Alam mo, si Iyakno. Ano pa din eh. ML na ML pa din eh. ML pa rin, oh. Nag-aapo yung mga tol, ha?
Nako, eto na, gusto na ni iyak mo eh. Alam niya eh, hindi pwede mawala mga kamalian na ang nakaraan, Devastator sa may harapan of KLBJ. And again, alam natin, merong kat... Ay, Dilar! Swag na! Dilar! Line, pero of course, chinook siya pabalik, merong immortality. Immortality ka, ganun-ganun. Ay! Hindi nahagip ng fire stakes and still KLBJ is alive and on. Grabe talaga, parang chess nga. Sabi dito ni paaring Prof B, yung hari po, protektahan nyo. Pero isa na lang sana, checkmate na. Maiintindihan mo yung pasok ni Dlar, pere. Sobrang maiintindihan mo. He has the immortality, di ba? Pwede mag-proclass insanity. Pero man, ang hirap kasi. Tapos sa total outplay, coming in from KLBJ. Pero I feel like, ano din eh, may fatigue din ulit eh, na naman. Oo, no, fatigue yung organization. Parang konting tulak pa yung mga ganong klase. Like, eto, hindi na-consider ni Dilar na may nagtatago sa may side brush na burn kaagad yung piraga niya. He wants to go for the torch back. May baka para sa kanya pero namaalam ulit si Dilar dito. And that's not good, no? Na-block ng Minion, yung unang fire blast dito ni Oh My Venus. Re-engage si Paring Green. Good thing dumating dito si Wise. Goes for the race fight. Devastator. Double kill has been secured. That will lift their spirits up. But of course, this is a chemical composition. And of course, kapag merong nangyaring bakbakan na goes without saying na may makukuha pa rin panggante yung side na may Kimi. Oh, grabe. Yeah, again, Kimi composition and muntikan pa si Oh My Venus doon. Yes, Shinbu, I would take that trade. That was actually a nice trade for OPPH na wala si Dlar, pero nakuha naman ng 2 kills. Gusto niyong i-funnel na si Wise with the Bounty Hunter. So again, maintindihan mo, look at this. This is the instant replay. That was a sneaky move coming in from Sunsparks. Nice assist agad para sa OPPH. Ang ganda ng tulak actually ni Oh My Venus papalik. Plus, sumakto, sumut pa doon yung pinakil ninja, di ba? So, because of the positioning. So, good trade for Onyx, but still, ikaw na nagsabi, pare, Kimi game, you really need to get KLBJ. Tsaka, ano, Tol, may micro mistakes pa rin doon. Like, na-block ng isang minion yung first kill dito, oh, my Venus. Yung mga itong micro mistakes, it's a fatigue, di ba? Oo. Pero namatay si ano, kill. Yeah. Nila si kill. Lalit si kill, punish kay Rafflee siya, still nasaan si Hate. Si Greed, no? On this Natalia, mukhang may sense si Dilar ngayon. Gusto tumatago lagi Natalia dito. Pero he's burning his time just to hunt down this Natalia. Yun yung problem ngayon. Definitely. But now, Greed dito. Papasok. Smoke screen. Ako, nakulong siya dito. But there's the dash out. Iyakno. Naghahanapan. Nagkakahanapan. Oy, sino papasok? Nakompleto. Nahuli. Mineri go round. Kahit mapatay si Greed doon, hindi yun mahalaga, guys. Kasi you're racing against the Kimi. So napatay mo pa rin yung main panel ng kabila. Pero kung 2-for-1 plus the turtle, maybe pwede na. The trade is not so bad. Kasi sana naman pinalit din na objective yung Kimi. Pwede na. Grabe. Value trade coming in from Onyx PH. Medyo okay pa to. Wala ma- meron nga talagang fatigue factor. There you go. Napatitle dito ni paring Dilar. Paunahan na to sa Lito G. Pero hindi. Kill na lang daw. Sabi ni paring Kiluwa. Tumama yung rocket dito. Pero Kiluwa pops that vengeance. Kill BJ still. Putting in a lot of damage, Shinbu. Napakasakit pa rin. Di lang napakasakit. I think hindi kailangan talaga gawin yung laban na yun. Kasi to, wala si Wise. May funnel versus sub-funnel. So binawi na naman ng Sunsparks doon kung ano yung parang kahit papano naging okay mula sa side ng Onyx PH. Still the same formula. Nagmamanifest dito. Yung lakas ng comp dito ng Sunsparks. Finish check ngayon ni Wise dito si Natalia. But of course, she needs to fall back. She is way into deep behind enemy lines. Pero... ayan, ang dami nating sinasabi, asan pa rin yung nag-check kay KLBJ? Hindi behind si KLBJ ngayon. Sunsparks is set to take full control of this game kahit sabihin nating may gold lead at kill dito ang Onyx PH. Yeah, definitely they're really setting the tempo dito, Shinbu. It goes to show that yung teams na to, no, parang sabi nila hindi pwedeng kayo magdikta ng tempo. Kami, sa amin kayo magre-react and we will take good trades, di ba? We will take value trades. Even though namamatay mga supports namin, ang pinaka-main damage output namin ay si KLBJ. And we would take that, diba? We would take that anytime, anywhere, any place. Any place. And that's the problem, no? Dinidelay nila yung pag-abate ni Wise. Lumapit si Wise dito, goes for the side. Also, Green naman, showing himself, papunta kay Jamie. Nakakuha ng attention yata sa may pinaka-declode. There's gonna be Dilar dealing out some big damage sa mga member ng Sunsparks. Nakapag Dilar, but was able to creep on traps. Unstoppable force naman mula kay JP dito. Torchback, immortality of Dilar now. Nakuresyon ko kanina, is paying off. Good. Hindi pa na-up yung immortality niya. Makes the attention of Sunsparks na inilagay sa kanya awkward. Yeah, awkward. Immortality.
awkward decision there, parang parang Shinbu, pero I'm guessing that time Onyx ang nanalo sa trig, no? Si Greed dito sumubok siyang magnatali away but it failed. Nasa tower pa siya dito, so kitang-kita pa rin siya. Onyx PH, nice maneuver there, especially the decision making din kay Dlar kahit papaano, kasi yung lineup ng Sunstrike na pahiwalay sila kay Greed. More of that type ng gameplay para sa Onyx PH. Hindi pa sila ito ganun, no? Sa mga viewers natin guys, bibigyan ko kayo ng magandang idea kung paano panoorin yung laban na to. Tingnan nyo yung minimap. Tapos, ang mangyayaring laban is actually for the most part 5v5, no? Kanina pa. Mm-mm. Pero it will be of how the way Sunsparks will push forward every time na merong idea si Greed kung nasaan si Wise. Yun na nga. Pero ayun lang. Kung ganito, na walang masyadong clear na backup, ay hindi, napatay ni Greed si Wasno. Still that's unstoppable, but still the funnel of Onyx is gone. Ito yung sinasabi natin. Yung lead kanina, di ba may 2K gold lead, tapos may kilid yung Onyx, ayun o, nawawala. Oo, kasi, again, yung trabaho ng isang Natalia dito na di Greed is to hunt down Wise. Kahit mamatay ka, di ba, basta't mamatay mo din, napipigilan yung power spike eh. Napipigilan yung damage output. Yeah, well, there's fight here to break out kay JP naman and oh my Venus kiting back. Jay soaking a lot of damage mula kay KelBJ. Pero anong entrada ni Iacno dito? Tumalon si Kiluwas, kumukuha sila ng distansya, buna sa kanya. Hindi pa sumasipa si Iacno, I think fallback na. As they've thrown everything away. Grabe to, ang weird na to kung manalo yung Sunsparks in this manner. Kasi ang mapapanalo sa si Greed. Si dating Greed, team yeah. Pa ng Onyx na lang sinasabotage ngayon sila Wise. Oh my God. Sobrang poetic nun, no? Sobrang poetic. Grabe nung, nung storyline na yun, Shinbu, and man, look at Greed. Wapakels, di ba? Baloy tohoy, sabi nga ni Butters. Sabi niya nga, pag nag-champion daw sila, bibili niya na yung bagong Paris. Yung magpa-franchise na siya ng Parisan. And he's really doing well being the vision of Sunsparks. At alam mo naman, kapag may vision, merong mission. Mission yun. Nakompleto, nagpakita si Dilar sa may mismong Lord. It allowed the members of Sunsparks to fall back into the Lord. Pero yun na nga, Wise now revealing himself. Andun pa rin si Greed. Di pa rin talaga nila makita. They need to fall back. Oh my Venus, does any idea na hindi pwedeng umabante si Wise dito? Actually, kung kaya talaga yung posisyon si Wise, lumapit si Wise sa laban! Ay, di! Yung oh! Sorry, dali. Alam siya, mga kaibigan, na kompleto na naman ni Greed yung mission niya. But at what cost? KelBJ and Rapnesia. Grabe si Greed, no? Parang espiritista. Alam niya kung nasan yung dinadasalan niya ng Espiritu Santo. Grabe. Nakita mo yun. Nakita sa replay kanina na si Greed nag-inbi doon na malapit sa mid tower, second tower. Nakita niya si Wise na nag-oorasyon. Sabi ni Greed, oh, nandyan ka pala. O sige, hinintay niya mag-clash. Tapos yun, ginombag niya. Ginombag niya bigla si Wise. Talagang inuuli niya si Wise. Eto pa ngayon ha, may way eh. Pwede eh. Onyx PH, pag nag-online yung foreman nila, kahit hindi makasali ng effective si Iacno. Ay, si Iacno, si Wise. Si Wise sa laban. Oh. No. This kaya. Is gonna be their win. This is gonna be their game. Kasi ngayon, kanina, no, parang, oy, sweet, grabe ka naman sa Onyx. Lamang naman daw, ba't ka nagbo-vote nila? Ngayon, nalab sila, I'm starting to get the feeling na parang nagiging okay na yung four-man unit nila kahit hinahasil ni Greed si Wise. Definitely, Shinbu, especially that they now have immortalities. Ah, immortalities yeah. Na to eh, tsaka Athena Shield eh. Oh, para, sorry. Oo. Tsaka tol, si Iacno tol, tingnan mo pala. May damage, men. Tsaka ano? 603. Nagpe-pay off yung pagti-TikTok talaga ni Iacno dito. Men, pili ko, ano na to eh. Siya yung huhuli at huhuli kay KelBJ. Pero again, this is KelBJ. Isa sa mga safest scores yeah. In will the game. Pero, will the redemption arc be completed para kay Iacno? Pero again, ano pa din eh. Ang hirap to. Lots of pressure for Iacno, Kuya Shinbu. Yeah. Okay yung nag-tightrope din yung game na to. Katulad nung game kanina. This could still go in any direction. Pero I do feel na wala ng delay to. Ang baba ng wave clear ng Onyx dito kahit may ano nandun si Wise. Although hindi ko parang meron pa rin naman silang depensa pag inhibitor turret yung push. Pero wala pa tayo sa inhibitor turret push, mga kaibigan. Oh my Venus position. Oh my. What is that, ladies and gentlemen? Also Jay will be dropping that glorious pathway habang tumagos naman yung pamulto dito ni Wise na wala pa rin, di mahuli si Greed. Dumiretso si Greed. Nakuha si Oh my Venus, may pinakataas sa may pass. It would be on Iacno. Will be shot down. Way of the Dragon will be connected. Pwede palang sumipa kahit patay na. And that's it, ladies and gentlemen. Sunsparks
Now, oh my glob. Control of this game, yeah. Sobrang laking misposition dito for Onyx PH. I mean, Sun Sparks capitalizing on the fact na nakikita ni Grid agad yung mga tao. Oh. And man, Onyx PH, wala lang sinasagot dito. Ano yung isa Natalia eh. Kailangan na lang nila i-clear yung Lord na yan. And Onyx PH need to prepare on that inhibitor turret push. JOZ oh. Must survive. Umabol si JP dito. May pagka-overextend yan. Still di pa rin binibigyan ng freedom si Wise na makapaglapag ng kanyang kalitsa. Mga kaibigan, nakikita mo, walang Wise dito. They have no idea of where Grid is. Dito nagugulo lang. Nagpaparamdam na lang, exclamation point, yung playstyle to ni Haze. Na inuulo na lang din yung Onyx PH. Eto, guys, ikaw kung fan ka ng Onyx PH, guys, ako na nagsasabi sa inyo, they are now ang agad. Nakikita mo kung nasan yung Outloom, nalalaman mo saan magro-rotate yung Onyx. Again, isa lang yung damage output mo ngayon. Si Ganzo, yung Cho mamaya, yes, may damage. Pero again, this is Sun Sparks. Kabisado din nila yung Cho game. Alam din nila yung ano eh, alam din nila na oh, papasok na yung Cho, mag-knock up na yan. Oh, di purify tayo. May ganung factor, Kuya Shinbu. Yep. Malalim. Okay, mga ganun sana pwede na labanan dito ng Onyx. Ang problema ngayon, Paul, is that they still don't know kung nasa si Grid. Mukhang gusto nila patulan si Grid. On their way of hunting Grid, na-push yung Lord sa taas, mabibigay na to. Itong inner mid lane turret, inhibitor turret na talaga, ang huling depensa ng Onyx PH. Sunsparks, gustong-gusto na nila mag-champion. Kailangan maintindihan ito ng Onyx team, gano'ng gusto ba itong squad na Azul. And let's see here, ladies and gentlemen, ang dali makadepensa. Siyempre, ng isang Hanzo kapag mismo base, papasok pa ba? Nasa base na nga mismo yung Hanzo natin. Ang daming-daming siya nabitawa na kapag wave clear naman si Wise Jess sa may pinakataasan ni Gatilar as well doing wave clear, clearing up the Lord. But Luwash knows better. He will go for the push under the bottom lane. Action from every part of the map, ladies and gentlemen. But again, yung Onyx PH, yung lineup nila dito, mas gusto sana nila. Nararumble silang lima, tapos mamumuli si Kuya Wise. Nababurn ang mga skills nila dito. Meanwhile, Sun Sparks pressuring every side of the map. Meron pa silang immortalities dito. That's why hindi sila sakot. Hindi talaga sila takot pumasok, hindi sila takot ang measure, reset lang muna, then mamaya papasok na naman ulit. Grabe, Sunsparks, gutom na, gusto nang kumain, gusto na mag-championship dinner nitong mga players na to, nitong team na Azul. Yes, yes, Tol. 25 seconds onto the next Lord. Yan ang gusto niyong bantayan. And look at Grid now, pinabak! Oh! Binabanata niya yung torre para lang makuha ng pressure, makuha ng atensyon. Si Iacno, inuhulaan na lang yung pwesto ni Grid dito. Binabaliw niya yung mga old teammates niya, Shin. Oh my God. Binabaliw ni Baloy. And now, we got here times. Kiluwas down to the bottom lane. Kailangan pigilan ito ni Jay. Tinotodo niya rin old teammates dito. Kiluwas and Jay. Ladies and gentlemen, Iacno into the top lane. Para lang makuha ng atensyon. Walang no choice. Eh, alam ni Grid yung pwesto 1. Tumalun si Rafflesia. Pumompiang kay, ano, kay Iacno. And there's no trade on this skill. It's just Iacno gun. That timer ko Iacno, ilang kaya ang mabibigay sa kanya? 51 seconds. Lalabas si Lord. 51 seconds. Lord. Hindi rin nila mapatay si Kiluwash. Oh, no. 2 seconds bago mabuhay si Iacno. Then buhay na rin yung Lord. Grabe. Crucial pick off. Grid. Ladies and gentlemen. Alam mo, 65, Tol. Grabe. Talagang Sunsparks na to. Yeah, I'm taking that bold prediction. Dahil kung ito, makaya pa ng Onyx. They're very deserving onto getting game 5 or maybe becoming champion. Kasi right now, Sunsparks is playing out of the mind. Is playing really well. According to their stats, no, on this one. Yeah. And miraculo. Kailangan ng miraculo ng Onyx dito sa ganitong sitwasyon talaga. Hindi nila magawa yung plano nila kasi palaging may daga na nanggugun. If you're gonna think about it, Shinbu, yung apat na heroes ng Sunsparks, Kiluwash, KelBJ, Rafflesia, and JP, kaya niyan mag 4-on-5 eh. Mm. Kasi may tatlo kang frontliner na merong damage, yeah, di ba? May crowd control, may zoning, and enough yung damage ng Kimi nila eh. Naniniwala sila na yung Kimi nila hindi naman na shutdown, so may damage yan. Tapos hindi naman din sila umaasim eh. Hindi sila nag-overcommit. Yep. Diba? Pag mamatay tayo, back. May immortalities tayo. Ayan, bait nyo lang yung mga skills. Tapos, hintayin nyo na makahanap si Grid. Ganun. Yeah. Tapos basa ng Sunsparks eh. Yung mindset ng Onyx eh, na hindi basta-basta lalapit kung hindi nila nakikita si Grid.
Kaya ganoon sila confident din na mag-start ng Lord, although they did initiate on the Lord, pinatunog nila gamit yung Tams, no? Kasi dali ma-regenerate ng buhay ng Tams. Si Iacno though, he is wiser, he knows na kung saan siguro si Greed dito at doon niya na lang pipitikin. Ang problema sa pagsusunod ni Iacno dito, ayun, pina-fallback siya eh, kasi alam nila na wala yung ibang membro ng Sunsparks. May konting laro dito yung Onyx na kahit papano, hindi nila napapayagan yung, hindi nasasanay na sila ngayon sa pambibait ng Sunsparks. Definitely. It's all about the mind games. Paring Shinbu, saikuhan ang nangyayaring laban. Ibang klaseng saikuhan na to ang ginagawa ng Onyx. Ngayon, nasaiko na sila ng tuluyan. Nasaiko na nila ang Sunsparks. Sumaiko na ng tuluyan. Sabi nila, i-lord nyo na. Ang dami, hindi, nag-backpad din. Grabe. Yeah, kasi may split na ginagawa si Iacno. At alam naman natin, kung forward kanina, dinidiss ko yung 1 sa 4. Lalo na yung mga teammates mong, alam mo yun, nagtatry mag-split push yung 1. Pero pag-show yun, pwede. Pwede, okay lang. Okay lang pag-show, no? Chillax na pag-show. Kasi may damage pa rin naman. Grabe ang pushatorio ng show eh. Only pass eh, pag nagpo-proc. Ano, yep. Sunsparks, ito, ang ganda nung mindset ng Sunsparks dito. Reset. Wala, hindi naman kailangan magkamali. Oo. Pero I think yung Onyx medyo umu-okay yung nangyayari sa kanila ngayon. Dahil nga nasa base na si Wise, yeah. Hindi na siya namamatay. Nandun na lang yung Otlum. Kanina medyo kailangan niya pang mag-jungle. Kailangan niya pang mapasakaw. But oh no! Holy baka moly! Sunsparks! Yep. Mabibitasan naman si Iacno. Nag-flicker si Omay Venus doon. Oh my God. Nandun pa rin yung patig dito ng mga taga Onyx PH. Of course, given na yan, itong member dito ng mga tagapapasimula na yung Lord. With KLBJ joining the party, it will be a tough situation for them. Pero Jay is there to set it up. He will land. Patikwit, walang pambaka para lang mapigilan. Dealer na lalapit para makakuha ng sit-up na masakit mula sa kanyang last insanity. Jay is still alive. Bakunachi no Ipo. Iacno sa may Gedli. Binabdiblock nila Felicia dito. Habang sila kiluwa, si JP naman ang bumibisa sa kanila. Habang si Green, hinahunting pa rin si Wise. Pero, alam din ang Onyx ito, nagro-rotate sila kay Wise. Nakita nila si Green! Huli ka, Green! Sa wakas! Ang tanong pinangarap ng Onyx na mahuli si Green after a million years! Ngayon lang, ngayon pa yung mission, hindi pa nga nakita sa camera. Kumbaga, hindi pa rin pinakita sa madla. Pero kiluwas, di sila mapauin. May minions! Minions pa rin ang kalaban ng Onyx after so many years. Pero eto maganda na nakakapag-itemize si Jay against KLBJ dito. Hindi basta madadrop si Jay ngayon. Kanina na-witness natin na kaya na pero problema, sino yung napap doon? Si Umay Venus. And of course, unstoppable force just to get a kill. But a Winter Truncheon will be there. Binurn ngayon. Nireflesya yung kanyang talon against Umay Venus habang may magbakat sa may pinakataas. Kiluwas against Iacno, ladies and gentlemen. Habang si Wise naman hindi kasali sa may laban dito sa may mismong Lord. Muli nga member ng Sunsparks, pinakalikod si KLBJ, AJP, and that's it. They were able to shoo away members ng Onyx PH. Hindi na nila mapatay. Wala ang nahihirapan sila dito. Oh my Venus, sacrificing himself. Kailangan niya na talaga gawin yon. Dahil kung hindi, pwedeng makuha na ngayon ng Lord ng Sunsparks. But man, ang hirap. Kinuwash. Oh, kabisado niya rin yung Joey. Alam niya rin eh, na kaya niya i-take ng one-on-one yon. But okay, namatay na siya dito. Nice pick off there, but the mission has been done. Diba? Basag yung tower dito, and still Greed is now alive. At manggagamol na naman, Shinbu, nang gugulo na naman yung daga. 1816, grabe. Lord Dance is just too real. Ang yeah. Tagal nun, man. Ewan ko, 10 minutes ata tayo patingin dun sa Lord. Yes. Kanina pa. Eto ngayon, sitwasyon sa laro guys, no? Hindi na pwede mag-lord yung Sunsparks sa totoo lang. Masyadong makunat si Jay tsaka si Dilar para sa laro. Mapipigilan ang mapipigilan. Ang kailangan yung batayan, ilaan ang inyong mga mata ay kung paano ro-rotate sila Wise, si Venus at si Iacno against Greed. Against Greed sa totoo lang. Kasi 4-1 pa rin yung Sunsparks eh. Ang ginagawa ka rin ng Onyx, 2-3. Dilar, Jay sa Lord. Tapos tatlo para kay Greed. Kaya ng dalawa, yung apat ng Sunsparks, yung kunat nila. Kasi kinilang naman yung kailangan nilang indayan eh. Ang problema, yung tatlo, sayang yung damage kasi ginugulo talaga ni Greed. No? Nalilito kay Greed and now mas lalo pa bukas ang base nila. So kailangan mag-change ng tactic ng Sunsparks kasi it does feel like safer yung pagkuha ng Lord. Pero mukhang lamang pa rin naman sila eh. No? Kaya mangyari. Iba galawan ni Baloy. Iba galawan ni Boss Baloy. And pero Shinbu ha, dagdag ko lang ha. Oh. Actually yung Sunspark, chumichepi din ng 2-3. Chumichepi din ng 2-3 dahil si Kiluwash,
Umi-split. Kanina kala natin si Grid lang yung umi-split, pero sabi nila, oh, improvise tayo, hindi gumagana yung 4-1 na sumasali si Kiluwash. Pa-split mo si Kiluwash, lalong lituhin. Lalong naliligaw ngayon yung Onyx PH. Sino ba didepensahan nila? Si Grid o si Kiluwash? And nasa, man, ang hirap na problema yun. Nasa 25-minute mark na tayo, mga tol. Onyx, ang tagal nilang inasam ito, makabalik sa finals. Hindi na ito pwede basta-basta nilang bitawan. Ilaban na nila. I would not sugarcoat it. There are mistakes mula kay Oh My Venus doon, no? They need to take a calm mind. Kailangan na nilang huminga ng malalim. Kasi, ayun, malalaglag na lang ba ng ganito-ganito na lang, di ba? Sunsparks, yeah. Napaka-solid talaga, tol. As in, yeah. Sa whole team lang, di ba? And some. Yeah. Pare, in terms of momentum, di ba? Mas confident ang Sunsparks coming into this series. Kasi, again, series-wise, hindi pa nananalo ang Onyx. Nananalo lang sila ng games. Pero yung ganong confident na sa'yo, ah, kaya namin series yan. Kaya magigets mo, ba't pumapasok mag-isa si Kiluwash, si Grid. Siya na naman mag-isa. Binabaliw niya si Venus. Yeah, pumupunas sa midrin. Kahit nga si Venus na pa-flicker in, walang backup si Jay dito. Pero makuna talaga si Jay. Yan ang maganda sitwasyon para sa kanya. Ganon din si Dilar. Kasi yung main panel talaga nila, again, gaya na sinabi natin kanina sa laro natin, kailangan itong asikasuhin ng Onyx without their funnel. Yung four members nila talaga yung totodo ngayon. Multiple recalls na nangyayari. Kiluwas already shifting his playstyle. Went for the pressure. Sumipa si Iacno. He must go for the play. Nakuha ni Iacno si Grid. Oh my God! That's Grid! Pwedeng lumabas! Pwede mag-comply, Kuya Shinbu! Oo! Pero pag sinabing pag. Nag-comply. Nag-comply na sila sa Lord. Yung Lord, binabago na yung batas. Wala si Grid. Kuya Shin, nako. Si Kiluwash na sa gitna. Yan, si Jayden, tumutodo dito. Nagbago na ang ship and playstyle. Pero si Iacno, alam niya na kulang pa ang pagpatay ng Grid. Kailangan patayin mo lahat. Also, wise naman, dinigap with Kiluwash. Pero Kiluwash, and still, hindi ko commit si Iacno dito. That timer now on the Grid is 20 seconds. Iacno has to make a very stellar play, and it will go for KLBJ! There's the knock-up! Will that be completed? Hindi sapat! Hindi sapat! Bawal pa din! Bawal pa din talaga! Sabi ni Iacno, you can't see me! Pero, sige, Kiluwash na wala! Pero, still, pressure is on the side of Onyx dahil buhay na si Grid! Yung pinaka-problema na natanggal nila, bumalik na naman. And grabe yung Lord na to, umay na din. Sabi niya, kanina pa kayo! Kanina pa, men. Pila ayuda, ladies and gentlemen, wala sa glorious pathway niya si paring Jay. Kahit back ng todo rin si Kevin Jay. Here comes Wise, Devastator! Isang turn na lang, pero mama, look at the base! Look at the base, ladies and gentlemen, nandun si Green Game! Oh. Is there a minion wave? Stop! Nag-re-roll ngayon! Lar! Ladies and gentlemen, okay. Teammate mo mismo ang tetanize sa'yo! That's an artillery minion! Last inside to be burned! Will that be completed? Isang tira! That's it! Getting the victory! Giving Sunsparks the championship! Wow!